Iyak nang iyak si John Rigala nang nakapanayam sa DZRH noong Martes ng gabi, July 28. Ito ay dahil sa patuloy na pagdating ng suporta sa kanya matapos kumalat sa social media ang kwento tungkol sa pagtulong sa kanya ng isang Grab driver. Nagpasalamat si John sa Diyos na hindi siya pinabayaan ng mga kaibigan at mga katrabaho sa entertainment industry. Lalo na ngayon wala na raw siyang maasahan sa kanyang pamilya. Ayon sa aktor, magmula nang hiniwalayan siya ng kanyang asawa, hindi na rin daw siya pinapansin ng mga anak niya. Aniya, ganun pala ang buhay. Pag wala ka ng pera, kahit may mabuti ka na gawa, wala na rin silang pagalang sa tao. Yung mga anak ko sa puso, medyo nakalimot na dahil may kanya-kanyang buhay na. May sarili na pinagkakakitaan, matigas na ang buto. Hindi na nakakaalala sa kanilang ama. Hindi man lang nila nga ako may pagmaneho. Umiiyak pang sabi ni John. Wala na rin akong kamag-anak. Magmula na mawala yung nanay ko, itinakwil na rin ako ng mga kamag-anak ko. Dahil wala na silang mapapala sa akin. Nawala ang ina ni John na si Ruby Rigala noong January 2020. Mabuti raw at may taga-iglesia ni Kristo na kumupgop sa aktor ngayon. Dahil ayaw niyang mapakonfine sa ospital, may liver cirrhosis si John. Aniya, hindi ako nagpapa-ospital, alam mo naman may COVID, diba? Takot din ako sa COVID, ayoko nang mamatay sa COVID. Gusto ko, mamatay man ako sa... Hindi na niya tinapos ang sinabi niya dahil patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Umaasa si John na gumaling siya dahil gusto niya makabalik sa pagtatrabaho bilang artista. Sabi niya, gusto ko makabalik, yung makapaghanap buhay. Hindi ako sanay na nanghihingi. Nakakahiya yung manghihingi ka. Sanay akong tumulong noon, eh ngayon ang gusto ko maghanap buhay. Itong nalalabing buhay ko, naguguguling ko na lang sa paglilingkod sa Diyos. Una-una, at sa paghahanap buhay, parang may magamit naman ako sa iglesia at sa aking sarili. Sa ngayon, mamahalin ko na ang aking sarili. Ilan sa mga tumulong kay John Rigala noong nagkasakit siya ay si dating President Joseph Estrada at si Res Cortez. Nangako naman ngayon si Senator Bong Revilla at Vic Soto na papadala sila ng tulong. Iyan naman daw ang maganda sa industriya. Nagtutulungan sa panahon ng kagipitan at pangangailangan. Umaksyon din si Nadja Montenegro, Chucky Dreyfus at Manay Aster Amoyo na mabalitaan ang nangyari kay John Rigala. Hinanap din ni Dandre Belyesa ang veteranong aktor. Maging si Sir Rafi Tulfo, nagpaabot ng tulong. Marami nagmalasakit kay John at dalangin na makabangon siya sa pagsubok sa kanyang buhay. Samantala, narito ang buong post ng isang Grab driver na nagmalasakit kay John Rigala. Aniya, kay Carlo Marti Escalariza, siya po si Mr. John Rigala. Ang sikat na kontrabida, humingi ng tulong po sa akin kasi nahilo po siya, may nahanap siya na nurse. Ang kaso po, di ko po siya maintindihan kasi po medyo utal na po magsalita dahil nahilo po siya, kaya humingi siya ng tulong sa akin. At agad naman po akong lumapit sa mga tanod at pulis na para matulungan dito po siya sa lugar ng Barangay 183 Pasay City. Tapat ng lahat sa pizza, masakit lang isipin na ang dating idolong kontrabida ay nasa ganyang kondisyon. Kaya mas minabuti ko munang hindi umalis hangat di pa siya naasikaso kahit na ako'y may deliver pa. Maraming salamat sa tanod at health workers na tumulong kay Mr. John Rigala.